giving them to us, and may we be able to practice it, and may we be like, especially in respecting our parents, because we believe that we have high regard in our parents, but we need to respect them with high regard. Holy Spirit, be upon us as we talk about these things. We thank you for hearing our prayer. We ask this in the name of Jesus. Amen. So, ang gagawin natin, participative, ano? Magsasalita, then magtatanong kayo na. Habang ginagawa natin. So, when we speak of relationships, it has something to do with how we deal with our fellow men, fellow human beings. And not only our fellow human being, but also with God most especially. Second to God is who? Our parents. Diba? So mahalaga din ito. In fact, sabi ko nga kanina, for 15 years na si Pastor Frangel naging director, but ako sa sarili ko, hindi ako nakapag-lecture on this topic. Lagi kong nililecture yung relationship between opposite sex. Ngayon, I think it's high time to tackle this topic. Okay. To start with, let us read this one. Ephesians 6:1. Yes, we are the Lord. Any reaction? Children. Any reaction? Mali ko ba-parent? Ano? Obey your children. Baliktad ako. Oh, baliktad. Okay. Ano ang dapat na makuna? Children. Children. Parang wala lang ang hindi nyo napansin yung mali. Kasi pagkaminsan, ito ang nangyayari. Yung parents na ang mag-obey saan? Sa children. Di ba? Kasi yun na nga, minsan meron tayong gustong mangyari na hindi ini-approve sa ating parents, kaya nagkakaroon ng gap between us, the parent and the parents and the children. Okay, so kapag kinurek natin ito, Ephesians 6:1, sabihin natin yung tama. Children, obey your parents and the Lord, for this is right. Pag ganito na parents obey your children, is this right? No. This is wrong, di ba? Minsan nagbibiro ako, sabi ko, kung ako siguro magbabago na magre-revise ng Bible, King James Version, French Version yung akin, ito gagawin ko. Parents obey your children. Minsan sinasabi ko yun. Anyway, sa Exodus 20 verse 12, iba po itong translation. Sabi dyan, honor your father and mother, then you will live a long, full life in the land the Lord your God will give you. So, ang ilang commandment yan? Fifth commandment. Ano? That is the fifth commandment. So, okay. So, yung commandments 1 to 4, it pertains to God. So, yan. Vertical relationship with God. Yung relationship natin sa Panginoon. The first four commandments. And the last six, which is the commandments 5 to 10, it deals with our horizontal relationship with others. That includes our parents. Okay. Ngayon, meron ditong tinutukoy na three kinds of parents. First, the biological parents. Sino itong biological parents? Oh, yung mga magulang kung saan galing yung sperm cell at egg cell na doon tayo nabuo. Di po ba? Meron pang tinatawag na legal parents. Sino yan? The adoptive parents in cases where a child was adopted legally. Okay. Then number three is the nurturing parents. Pwedeng nagkukup sa'yo, pwedeng a relative or a non-relative na talagang sila yung nagpalaki sa'yo. Nurturing parents. So, when we speak of parents here sa lecture natin, pwedeng pinutupo yan kahit alin dyan sa tatlo. Now, why did God give this commandment? Because, number one, respect begins in the first place. When a child was born,
the first person that he or she is dealing with are the parents. So yung una niya nakikilala. Kaya nga, ang una niya nasasabi, mama, papa. Kahit nga sa totoo, hindi naman niya yan, mama, papa, minsan, yung nagalakan niya, yun talaga ang words na una niya nababanggit. Kasi talagang yung connection ng parent and children nandun talaga. So, respect begins in the home. Ano pa? Now, the home is the birthplace of a child's what? Self-esteem. So, pag sinabi self-esteem yung pagkakakilala mo sa iyo, sarili. Pagka minsan, ang self-esteem pwede high, pwede low. Low self-esteem. Ano pa ang pagkakuha natin sa ating mga tahanan? Respect for authority. So, dito sa tahanan natin, wala naman ibang authority kundi yung ating parents. And kung meron pong tayo ay medyo bunso, yung mga elder siblings natin. And the last, yung values. Kaya minsan, sasabihin natin, ay nako, siguro kayo sa community ninyo, no? Pag nagbanggit kayo ng apelyido, ay ganyan yan. Meron kayo pumapasok sa isip. Ay, halimbawa, ay nako, ganyan na apelyido. Ay, mababait yan. From the parents down to the children. Pero minsan may nabanggit ka, ay, puro sa bahay, ganyan, hanggang sa kabunso-bunsuhan. Diba kasi yung values nga, doon yung natututunan saan? Sa ating mga kahanan. Okay. So, nabasa natin yung Exodus 20 verse 12. Naka-highlight dyan yung word na honor. So, ano ang honor sa Greek word? Kaubay. Ay, pang ibig sabihin, to add weight. Meaning to value. Pagpapahalaga. Pahalagahan ang ating mga magulang. Number two, why did God give this commandment? Because there are no perfect parents. Nung ako teenager, katulad ninyo, feeling ko. Kasi di ba, may mga bagay na hindi pareho ang tingin natin sa mga issues sa buhay. Iba ang opinion ng magulang, iba ang opinion natin. Pagka minsan iniisip ko, sabi ko, meron ako na pakinggan na lecture dito sa ganito. Nasabi ng lecturer, ang parent natin, gaano man sila kasama, parent pa rin natin sila. And, nandun pa rin dapat ang respect natin kasi nga parent. Gaano man sila kasama, gaano man sila kababa sa tingin natin sa lipunan, hindi dapat mawala yung respect because they are our parents. And there are no perfect parents. They are not perfect. They have their own limitations. They have their own weaknesses. Ano pa? Minsan, yung attitude nila parang somewhat awkward, no? Na ikinakaya natin. Pero, tandaan natin that they are still our parents. Okay, ito, basahin natin ito. We must honor the position of parenthood regardless of the personality behind it. Ito yun yung gusto kong i-point sa inyo. So, it's the position of our parent, not their personality. Meron akong nabasa, isang article sa Facebook ko nabasa. Isa siyang article. Totoo ito kasi inano pa nga yan sa ano, sa maalaala mo kaya na-feature siya sa maalaala mo kaya nakalimutan ko lang kung ano month na feature. Pero parang ngayong last quarter of 2015, nung ako nag-aaral sa Catanduanes College ako, meron isang babae na si Raulo. Maganda siya, maganda ang pangangatawan niya. Sabi ko nga, kung malinis itong babae, physically, siguro sabi ko, maganda ito. Kaya na siyempre, madumi siya dahil si Raulo. Ang pangalan niya is SP. Nakita niya sa maalala ito. At ito si SP. Ang alam namin, nag-abroad siya. Tapos, matagal siya nag-abroad. Pag-uwi niya, yung kapatid niya, kung saan doon niya binibigay yung mga ipon niya, akala niya,
maayos ang pag-handle ng pera. Akala niya, nakatago lang. Pag-uwi niya, walang perang naipon yung kapatid niya. So, nasiraan siya ng ulo. Meron siyang isang anak na lalaki. Na yung anak na yun, na lalaki na yun, dahil nasiraan siyang ulo, kinupkup ng ibang tao. In fact, kung kilala niyo yung Willie de Legazpi, career sa Legazpi City, siya ang nagkupkup doon sa batang yun. At yung estudyante kami, nakikita namin yung CSP, humihingi talaga siya ng pagkain. Tapos pag nakikita namin, SP, hindi na joke. Then lately, nabasa ko sa Facebook na yung anak niya, kinupkup siya ng paglang na kutubiri ng Legazpi. Ni Willie, ang pangalan niya Willie. Lumaki na siya, nagkaroon siya ng magandang buhay. No, yung anak nung si Raulo na yon. At alam ba ninyo ang ginawa ng anak na yon? Binalikan niya yung mama niya. Kinuha niya ulit doon. Bukod siya doon sa katalwari. Kinuha niya yon. Tapos ipinagamot niya yung mama niya. Hindi siya nahiya. Nasabihin sa buong mundo, in fact, naka-Facebook pa ngayon, hindi siya naiyak, nasabihin sa buong mundo na ako, yung anak ng si Raul, yung babae ito, na kumbaga, nung siya ay nagkaroon na ng kakayahan, nakukupin ulit yung kanyang ina, kinuha niya, hindi siya naiyak. So siguro tayo, nag-imagine natin, kung nagkaroon tayo ng magulang na si Raul, magpapakilala kayo tayo na tayo yung anak. Something to end. Diba? Okay. So ulitin natin, it's the position of parenthood that we must honor and not the personality. The third reason, how I relate to my parents will affect every other relationship. Kasi kung hindi ka nga marunong gumalang sa sarili mong magulang, how much more sa ibang tao? No, lumalabas yan eh. Kasi galing ka sa bahay, maliit ka pa. Yan ang una mong world. Siyempre, mag-expand yung mundo mo. Lalabas ka na para magsimba. Diyan sa pagsimba, sino yung mga authority na nasa church? May pastor, may mga church officers, may pwedeng teacher mo sa klase mo, at iba pang mga tao na kailangan mong i-respect. Then from the church, lalabas ka to a bigger world na yun na yung school. Plus, of course, your community. So, kung paano ka makipag-relate sa iyong tahanan, may carry over yun suon sa mundo, sa iba pang mundo, na iyong gagalawan. Now, as an adult, when you act in ways you don't understand, and you can't figure out your behavior, many times it's because you are still reacting to your feelings. Anong ibig sabihin nito? Pagkaminsan, pag may mga unsolved or unresolved issues sa buhay mo with your parent, minsan nalabas yan on how you relate with others. Kasi meron ka pang unresolved issues with your parents. Pag alimbawa, nagkaroon ka ng sweetheart, ng boyfriend, eventually mag-asawa ka, siyempre makikipag-deal ka ngayon dun sa in-law mo. Diba? Dun sa father-in-law, sa parents-in-law mo. Eh, meron kang unresolved issue with your parent. Lalabas. At lalabas yung dito. Okay. Ito, maganda ito. Nakuha ko ito sa Writings to Mrs. Wright sa Adventist homepage na 293. Sabi dito, parents are entitled to a degree of love and respect which is due to no other person. I-highlight natin to, ulitin ko. Parents are entitled to a degree of love and respect which is due to no other person. Meaning, kung meron tayong honor and respect na ibibigay sa isang tao, saan natin yung ibibigay? The highest respect na pwede natin ibigay. It is to our parents, ano? God Himself, who has placed upon them a responsibility for the souls committed to their charge, has ordained that during the earlier years of life, parents shall stand in the place of God to their children. So,
yung isang bata, pag ipinanganak, sabi ko sa inyo, ang una nilang nakikilala ay yung mga magulang. Hindi pa nila kilala ang Diyos. Pero ito yung mga parents, they will sabi dito, they will stand, parents shall stand in the place of God. Sila ang tumatayo doon sa lugar ng Panginoon. At sila ang magpapakilala sa Panginoon. I mean, yung bata, makikilala nila ang Diyos sa pamamagitan nila. By modeling and by teaching. Minsan, iba naman yung values ng ating mga magulang. Doon sa ini-expect natin, ito ba? Iba-iba yung values kung saan tayo lumaki. Pero wala yung question, walang question doon yung respect. Nandun pa rin ang respect. Ito pa? Ito pa? And he who rejects the rightful authority of his parents is rejecting the authority of God. Ano mabigat itong statement na to? Pag nireject daw natin yung authority ng magulang, ay nire-reject na natin ang authority ng Panginoon. The fifth commandment requires children not only to yield respect, submission, and obedience to their parents, but also, ano yun? To give them love and tenderness. Highlighted ko yan. Paano natin ito ibinibigay sa ating mga magulang? Yung love and tenderness. Sige nga, bigyan niyo na ako ng practical example na ginagawa niyo sa inyong mga magulang. Paano niyo ipinapakita yung love? Minsan, mama, palud naman. Nag-text sa mama, niluda ng mama, goodbye, hindi pa lang mag-thank you. Naubos naman yung load. Mama, palud ulit. Yun lang tayo nakakapag-text sa ating magulang pag magpapalood. Totoo ba yun? Relay? Hindi naman. Okay, sige. Sabihin niyo sa akin, paano niyo ito ibinibigay? Sabi dito, to give them love and tenderness. How do we do this? How do we show love and tenderness to our parents? Sige nga daw po. Sino sa niyang may magulang pa? Ito sa kamay. May magulang pa. Baka mamaya, bibigay natin yung rose natin sa ating magulang kung kailan patay na. Tapos sabihin natin, mama, kung nasaan ka man ngayon, hindi alam kung nasaan si mama niya. Pagpatay na mama, kung nasaan ka man ngayon, sana malaman mo na love ka namin. Tapos na, patay na yung mama mo. Tapos sinabi pa natin kung nasaan ka man ngayon para tayo mga Katolik. Hindi alam kung nasaan yung patay. Nasaan lang ba yung patay? Ha? Nasa kabaong, di ba? Or kung nandun na sa lipingan, nandun na siya sa lipingan. Para tayong Catholic, minsan nababasa ko kasi yan eh, sa Facebook, sa mga Adventist youth, na yung mga ganun, kung nasaan ka man yan, sabi ko baka nasa purgatory ng magulang. Okay. O sige, paano ba natin ipinapakita yung love and tenderness? Sige na po, please give your answer. Paano po? Pwedeng sa mama o sa papa na? Ano naman po, parang may simple na pagyakap. Kasi pag tayo may nakakapag natin, parang pag gusto tayo nakapi ng mama natin or yung nilalambing ba tayo ng magulang natin, nahihiyak tayo. So parang pag makita din na mahal natin sila, kahit nasa public tayo, kung akbayan tayo ng mama natin or papa natin, huwag tayo mahihiyak. Okay, yan. Ano pa? Paano pa? Baka kayo. Kamis, meron ka? Nandito naman ako. Hello. Hindi sa pag-salud. Alakalakan nyo. Kalimutan ko. Pero ako po, kung nagigigit sa sala, kung pakita ko po yung kumawag ko kay mama ko. Minsan, kung naalak ko si mama kapag may relocation ko nga. Pero po, minsan po, hinalambing ko si mama kahit at least yung physical, ano, physical na hug and kiss, ginagawa natin. Sino pa sa inyo
Huwag natin gawing dry ang ating usapan ngayon ni Apo. Sige, please recite kumbaga sa klase. Kasi ako teacher eh. Sige, paano mo ipinapahayag ang pag-ibig mo sa iyong magulang? Minsan po kasi pag may mga miwan, so long na lang ako. Parang ako yung miwan sa aking mga gusto mga magulang. Minsan naman siguro yung hindi ako showbiz sa mga parents. Hindi naman lang. Siguro marami naman. Parang sa akin sa joke, pinatapin. Halimbawa? Yung nangyari ko si mga pag nagpapala ko, maalas na ako, pero hindi regular na ginagawa. Parang joke lang sa akin. Joke lang sa akin, pero parang minsan. Mas na ako nga, hindi mo magpapala ko, tapos sabi, I love you. Pero parang joke lang siya, pero sobrang. Huwag yung joke. Dapat galing sa puso. Kasi yung I love you, baga, dapat spontaneous yan. Minsan kasi, may pagpatay na, ngayon ko lang ito nasabi sa mama ko. Yung sa pagdating sa mga obituary, sa mga necrological service, maririnig po talaga yan. Ngayon, hindi kasi ako kaya sasabihin, hindi ako expressive sa parents ko. Kaya ngayon ko lang ito sinasabi na love ko talaga ang parents ko. O kaya ang mama ko. Pero nung nakakarinig pa, hindi siya nakarinig na, di ba? Ako, bilang magulang, masaya ako. Halimbawa, birthday, anniversary, Valentine's Day, Christmas Day, anong pwede nating gawin? At kayo ba nung maliit pa kayo ay gumagawa kayo ng mga simple cards? Di ba ano? Ah, may mga simple card, may mga or I love you pa dyan. Nung lumaki tayo, parang na-formia na tayo. Project? Ay, ganun. So for compliance. My card is safe. Ganun. Ang so ano. Saya, iba yung saya na talagang meron something. Kasi minsan nga yung teacher halimbawa, may mga estudyante ako noon na gumawa talaga sila ng parang cake na yung cupcake, nilagyan ng mga something dyan. Na very, very creative yung ginawa nila. Tapos may message ako. Very, very simple token, pero it means a lot to me. As a teacher, no, kung lalo pa kung from a daughter or from a son to a mother or to a father, di po ba? So, naintindihan niya ako. So, ano pa? Ito, to lighten their cares. Para natin malalighten, no? Mapagaan yung kanilang mga cares. Pwede mga suliranin, yung mga responsibilities, and other ano tawag yung mga gawain? How can we lighten their cares? Yes? Siguro mga para po sa akin, the best way ko para ma-lighten ko yung projects is huwag ka nang magpadagdag yung problems. Kasi sometimes, alam natin yung parents natin, they have so many responsibilities in them. Pero minsan nagiging pasaway po tayo. At there are so many times na parang kapataan ko sa inyo, parang hindi naman nagalang talaga sa parents. At the same time, parang many times, tayo yung nagiging sanay ko lang yung stress yung mga nagawa natin, diba? So yung simpleng pagsunod, at saka yung hindi kumbaga pagiging pabigat sa kanila, yun yung natatulong para sa akin na makalay ko. Okay, yes, thank you. Alam niyo, a very practical example niya, halimbawa, sinuwag kami, ipinanganak ako, ibang generation kami. Generation gap na tayo eh. Naalala ko noon, pag high school na kami, ano tawag dito, yung discipline sa amin ng parents. Pag high school ka na, doon ka na magsisimulang magluto ng breakfast. Yan, doon na kami magsimula, magluto na, naka-assign na kami, magluto ng breakfast. So, ibig sabihin, hindi na yung parent namin nagigising ng maaga para magluto. Kami na yun. Kami na. Tapos, yung paghugas, hindi issue yan ng aming magulang. Kami na magkakapatid ang dapat mag-usap-usap doon. Sa ngayon, iba ang ating nakikita. Ha? Yung magulang pa ang magluluto ng breakfast, gigising kayo, everything is prepared. At ang masama pa dyan, nandun na sa table, nakaset na yan yung kakainin mo. Sabi-sabi ko, tinatsaran mo ba? So, oo nun. Naintindihan niyo ako?
hindi nagustuhan. Kaya ano yung tinatsalan sa Tagalog? Pinintasan pa yung pagkain. Bakit yan naman, mama, ang pagkain? Ang tanong, nagbigay ka bang pambili? Ikaw ba ang naganda niyan? Ikaw ba ang nagito niyan? Di ba? Okay, ano pa? Minsan, galing na sa trabaho yung ating magulang, nandiyan tayo nag-stay the whole day sa loob ng bahay. Ang tanong, nakapagwalis na lang. Nakapagwalis at naglinis man lang ba tayo ng bahay? Naglaba lang, nilaban ba natin ang mga labahan dyan? Yung extra mile ba, na huwag na natin ihintay na utusan tayo? Tama yung sinabi ni Kuya na, hindi na tayo maging pabigat. Pero in our own little way, mabawasan na. Kasi di ba, nagtrabaho na yan, magapo na yan dyan sa kanilang trabaho. Pagdating sa bahay, naku, bagsak ang mundo ng mama. Kung pagdating sa bahay, yung hugasan, tambak sa lababo, madumi ang bahay, yung labahan, nakababad pa. Damit pa natin yun, hindi pa damit ng magulang. Diba? Esip-esip naman. Pag may time, sabi na yun. Okay, ano pa? To guard their reputation. Ang ganda ng writing ni Mrs. Wendy ito. To guard their reputation. Paano pa natin mababantayan ang magandang pangalan ng ating mga magulang? O kailangan talaga ba? Ha? Kailangan ba talaga na bigyan natin sila ng magandang pangalan? Mga kabataan, yes or no? Parang hindi, hindi kayo kumbinsido. Kailangan ba talaga na bigyan natin sila ng magandang pangalan? Yes. Okay, very good. Sa paanong paraan? Sige daw. Yes. Okay, maging magalang tayo sa iba. Ano pa? Masabi, ay, anak, baga ito ni Ami. Talagang magalang ito, di ba? O, maganda ang, kumbaga, maganda yung nagiging reputation ng parents natin. Ano pa? Sino pa ang meron dyan? Siguro yung achieving in school, yung achievement natin sa school, no? Lagi kong sinasabi sa mga parents at sa mga estudyante ko na pag-graduation, pupunta ka sa taas ng stage at magsasabit ka ng medal, it's a big honor to your parent. Ano? Sasabit ka mo ng medal. Diba? Tatawagin, apelido yun ang magulang mo eh. Masaya doon ang iyong magulang. Ano pa? Sa paanong paraan pa natin mabibigyan ng magandang reputasyon? Siyempre, kung mabuti ang ating ginagawa as opposed to the negative things. Halimbawa, hindi naman ako sa gustong manakit ng kapo, pero ito kasi yung reality. Halimbawa, ikaw, bilang lalaki, menace ka sa society, basag ulo ka. Maganda ba ang reputasyon ng magulang mo niyan? Hindi. Or halimbawa, ikaw isang babae, hindi ka naging mabuting babae, ano? Nasa mababang uri ka ng pagiging babae mo. Siyempre, hindi yun mabuting reputasyon ang binibigay mo. Ano pa? And to suffer or to help and comfort them in their old age. Pag tumanda na sila, anong gagawin natin? Nandyan pa rin ang ating pag-intindi sa ating mga magulang. Kasi naalala nyo nung tayo maliit. Diba, yung lampin, nilalaban nila, pinapalitan tayo ng diaper, kahit mabaho yan, nandiyan pa rin sila sa atin, hanggang tayo ay lumaki. Tapos pag tumanda na, alam niyo, ang saklap talaga, kasi minsan, nakita ko yun sa GMA, yung isang lola, matanda na siya, nagbibenta siya ng turon sa UP Diliman Campus. Siguro nakita niyo yan sa Kapuso mo, Jessica Soro. They feature doon. Kasi itong matanda na to, 70 plus years old, naghanap buhay pa siya dahil meron siya mga apo na pinapalaki. Meaning, yung anak niya, nagkaroon ng mga anak doon sa kanya inilagak o iniwan. Yung mga magulang noon, yun, nandoon.
sa Maynila at wala nang pakialam, kawawang magulang. Imbis na yung anak ang tumulong, sino tumutulong ngayon? Yung magulang na kuba-kuba na karagdoan, hirapman, sabi ko, kawawa naman. Sana wag naman itong mangyari sa amin, sabi ko. Okay, Pastor Fred, sana wag itong mangyari sa ating dalawa. Kasi parang isang sumpa yata ang darating sa mga anak pag mangyari yan. Okay, let's move on. Now, how should I honor my parents? How should we honor our parents? Okay, as a child, tapasay natin, as a child, I honor my parents by obeying and respecting them. Actually, hindi ko nailagay dyan na yung obeying sometimes. Instead of listening, kasi sa obeying kasama dyan ang listening eh. Bago ka mag-obey, mag-listen ka muna sa sasabihin, di ba? May sasabihin ng parent, mag-listen ka. And then after listening, go and obey. Pagka minsan, hindi pa matapos yung ating parent, nakasagot na tayo. Relay. Ano? Minsan, hindi pa nga natin na napapakinggan yung lahat na sasabihin ng magulang. Nag-talk back. Hindi ko na isali dito yung isang slide na huwag tayong sumagot. Huwag tayong mag-talk back. Pwede tayong sumagot in a nice way. Pero yun nga, have chance to listen first. Makinig muna bago tayo sumagot in a nice way. Okay, ano pa? Ito na yun. Children, obey your parents. This is the right thing to do because God has placed them in authority over. Yung iba po yan na translation. Ito pa. Ito naman yung sa parents naman. Sabi dito, if you refuse to discipline your children, it proves you don't love them. If you love your children, you will be prompt to discipline them. So, bakit yan may mga bagay na inaayawan ng ating magulang? May mga restrictions na binibigay sa atin para maano tayo? Part of what? Discipline. Part of discipline. Halimbawa, ganitong oras dapat anak, nandito ka na. Eh, gusto natin sa boyfriend, lagi natin kasama. Kung pwede ka lang, hanggang madaling araw. Kaya lang, iniiwas tayo saan? Sa hindi magandang maaaring mangyari. Yun. Kasi walang magulang. Kung meron man, sa ngayon kasi may mga magulang na binubugaw pa nga yung anak. Pero sa isang Kristiyanong tahanan, walang magulang, nagugusto yun na mapahamak ang kanyang anak. So kung meron man mga limitations and restrictions na binibigay ang ating mga magulang, part lang yan ng discipline. And pag sinabing discipline, discipling, para maging mabuti tayo na anak. Ano? Ito yung niyan ni Baby Hattie yung mga kabata. Kasi pag kumating pa kasi ng realidad, talagang masasabi na ang susunod kay anak, hindi yan. Ito po yan. Masasabi may authority ay nasa anak, wala sa magulang. Kaya talagang, kaya ito mga pag nagsabi ka lang ng konti sa anak mo, ang magiging man sa'yo, bakit ikaw niya ngayon? So, yun na po. And then, syempre, gusto mong may tama yung ang bata, yung tao. Kaso, marating sa point na sabihin niya, ang laging iyan sa'yo yung mga mali mo. And then, ang nangyayari, nawawala na lang sabihin yung magulang. Correct. Ano, hahanapan din ang kamalian niya magulang. Ikaw nga, ganyan. Kami nung panahon namin, pwede na marunin sa aming bibig. Kasi masyadong authoritative noon ang mga parents. Ngayon, dahil sa, syempre, medyo liberated na tayo ng konti, pero parang nasobrahan naman yata. Parang nasasobrahan. Na, yung sagot natin, parang nakakasakit pa rin sa mga magulang. Kaya nga, kung isin yung ang magulang ay sabi, kapag may nagawang mali, ay sabi, at lalo na yung parang yung anak na halos ang kung saan yan, parang sabi ay,
sabi, nung mamahanap siya ng pag-antay, ako siya sa anak niya. Sanit na ang anak niya matawag sa kanya, siya ang ako sa anak niya. Dahil dun sa kamalian na ginawa niya. Pero, di ba nabanggit dito na, it's not the personality that we have to honor. It's the position of parent. Okay. Now, sabi dito, discipline your children while they are so. If you don't, you will ruin their lives. So, yan, ibig sabihin, kaya dinidisiplina kayo ng inyong magulang dahil ano kayo? Love kayo nila. Pag hindi kayo dinisiplina, ano yun? Yun. Maruruin ang inyong mga buhay. Okay. Ito maganda to. Only a fool, ha? Abasahin natin. Only a fool despises a parent's discipline. Whoever learns from correction is? Yan. Halimbawa, medyo naaliw tayo mag-computer. No, mag-computer tayo dyan sa mga internet cafe. Tapos pag hindi tayo binibigyan ng pera ng ating magulang, galit tayo. Hindi na tayo mautusan sa maghapon. At ang masama pa dyan, nagnanakaw pa tayo sa? Pocket ng ating magulang. Oh my goodness. Papunta ka saan? Papunta ka sa ruin. O, yung kaninang text natin. So, ikaw daw ay isang ano, hangal, you're a fool if you despise your parents' discipline. Now, another. As a young person, I honor my parents by what? Accepting and appreciating them. I-accept mo for who they are. Sabi ko kanina, ang mga magulang natin, they have their own limitations, they have their own weaknesses, they have their own, ano tawag dyan, mga, halimbawa, tayo nag-aaral, pinapag-aral tayo ng magulang natin. Sila, halos walang pinag-aralan, di ba? Kaya yun ang bagay, hindi natin sila ipinagmamalaki. Kasi nandun sila sa very humble na sitwasyon. Ano? Pero ano gagawin natin? Wala tayong magagawa. Pero just to accept and appreciate kung ano mang meron sila. Okay. Dahil maiksi na ang oras natin, bilisan na natin. Acceptance means appreciating that God used my parents to bring me into the world. Yan. Ipinanganak tayo dahil sa kanilang, dahil sa ating mga magulang. Listening to what my parents have to say. Ginig. Makinig. Meron nga kanta na sabi, listen with your eyes. And if not ears, anong ibig sabihin na listen with your eyes? Listen with attention. Diba, pag may nagsasalita, mas maganda na pag may nagsasalita, nandoon din ang iyong paningin for complete understanding and comprehension of what one is talking about. Okay. Then, ano pa? Number three, forgiving my parents for the times they have hurt me. Ano gagawin natin kung nasaktan tayo? Forgive. Kasi masakit yung, alam niyo, minsan may mga napupuntahan kaming funeral service. Ha? Na yung mga anak na may galit sa magulang, sasabihin ng isang kapatid, alam mo, umalis yung dito 1970s. Hindi na umalit, diba? Kaya nang kami na, makalakak na lang kung nasa na siya, diba? Natiis. Na hanggang namatay yung magulang, hindi niya alam. Kasi may sama na, huwag natin gagawin yan sa ating mga magulang. Kasi hindi natutuwa ang Panginoon. O, tingnan ninyo. If you curse your parents, your life will end like a lamb that goes out in the dark. Imagine. Ha? Para ka daw ano? Pag ikaw ay, pag sinumpa mo, isinumpa mo ang iyong magulang, ang buhay mo ay magiging ano? Para lamb ilawan na mawawala sa kadiliman. Kasi mawawala siya ng ilaw. Now, have you considered how much easier your parents' life would have been if they hadn't had you? Napag-isip-isip nyo na ba yan? Kung wala kayong mga anak, ano kaya na yung buhay ng aking mga anak? Of course, ano, halimbawa pareho kami may trabaho. Siguro nakapag-tour na kami sa Asia, nakapagpunta na kami sa Boracay at kung saan-saan. Kasi wala kaming iisipin na responsibilidad. Di ko ba? Pero yung aming buhay, yung buhay ng yung mga magulang, naging medyo mabigat. Because of us. Ano, na minsan hating gabi, nagtatrabaho, nagpupuya, lalo na kung may sakit tayo,
gaano lumuluha, no? Maraming binabata na mga pains and hurts because of us. Now, ito, when your mother is old, sabi sa Proverbs 23:22, when your mother is old, show her your appreciation. Last na po ito na result on how to honor our parents. As an adult, I honor my parents by affirming and not abandoning them. Meron sana akong maganda dito sa YouTube na parents or ano, letter of parents to a child. Na nakaupo siya sa isang rocking chair yung isang mama, na tumitingin siya sa malayo, mag-isa na lang siya sa room, tapos nag-rocking chair siya, sabi niya, nasaan na ang mga anak ko, na noon, magkakasama, parang nag-reminis ng mga past experiences with the children, tapos ngayon mag-isa na lang siya, na, parang nalulungkot siya, mag-isa siya, na bihira siya tawagan, bihira siya dalawin ng kanyang mga anak. At meron pa ako nabasa sa Facebook, baka nabasa niyo rin yun. Yung isang matanda, dala-dala niya ng kanyang cellphone, pumunta siya sa isang technician. Sabi niya, sabi ng technician, Lolo, wala namang sira yung cellphone. Sabi ng Lolo, yun kasi, bakit bihira lang ito? Tumunog, tumawag. Akala niya sira. Akala niya hindi pumapasok yung call. Yung pala, talagang bibihira tumawag na yung mga. Okay. Now, you affirm your parents by staying in touch with them, sharing the details of your life with them. Yun. Sharing the details. Gusto kong i-highlight ito. Sharing the details of your life with them. Pagka minsan, sarado ang ating mouth na i-share ang ating mga secrets in life. Ito ang pagbibigay ko sa inyo ng example. Lalo, meron tayong boyfriend. Ayaw ng ating magulat na magpa-boyfriend. Kaya nakikipag-eyeball tayo somewhere in the dark or pwedeng somewhere out there na malayo sa paningin ng ating magulang. Until finally, sa hindi inaasahan, nabuntis yung babae. Ngayon, pag nabuntis, nung nabuntis na yung babae, si lalaki is at large, parang kriminal na hindi na maagila. Saan na ngayon pupunta yung anak na babae? Siyempre, uuwi sa kanilang bahay. Sino ngayon ang dadamay? Sino? Yung mga magulang. Ha? Sometimes, hindi natin sinishare yung details. Ang sinishare natin sa kanila, yung heartaches, pains. Di ba ba? Ah, yung mga hurts ng result ng hindi natin pag... Resulta yun kasi ng hindi natin pagsangguni sa kanila bilang ating mga advisor. May mga, minsan may mga argument pa tayo dito. Maayos naman yung boyfriend ko, okay naman siya. Inaayawan po talaga siya, Pastor, ng aking magulang. Siguro mamaya sa question na answer, lalabas yan. Let's move on kasi konti lang oras natin. Seeking their counsel on major decisions. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na huwag tayong magtatago sa ating mga magulang. Yung counsel nila, yung advice nila is always the best. Kasi sabi nga, sabi ko nga sa inyo kanina, walang magulang na gugusto na ang anak niya ay mapahama. Gusto niya laging magpabuti ang anak niya. Now, your parents cared for you when you were dependent, and caring for them at the other end of the cycle of life is your responsibility. So, nung maliit pa tayo, inaruga na nila tayo hanggang sa maging independent tayo. Now, at the end of the cycle, nandun na maliit na, tayo ay malaki na, yung ating mga magulang ay matatanda na. Ano naman ang gagawin natin ngayon? It's our time to pay back. Ano? Magbabayad tayo ng mga inutang natin sa kanila. So, sino sa inyo ang mayroong tanong? Ito, last slide natin. Every child must learn two things. Ano to? Disobedience brings pain and obedience brings freedom. Bakit kaya freedom? Siyempre, disobedience brings pain. Alam natin. Obedience brings freedom.
Freedom from what? Freedom from ruin of lives, di ba? Freedom from yung hindi magandang relasyon natin sa ating mga magulang. So, I hope, my dear young people, that from this day on, na medyo na-open yung ating isip. Sino sa'yo na-upuksan ang isip? Na kahit pabago pagdating sa bahay, Mama, I love you. Papa, I love you. Kasi that hug might be your last hug, di ba? Hindi natin alam. Ayaw natin na mawala actually ang ating magulang. Pero pag tayo galing, gusto natin mawala na yung ating magulang. Okay. Sino pong may tanong? Nandito si Pastor Franchi, pwede natin. Sino may tanong tungkol dito sa ating usapan? Kasama ng ating magulang. Let us respect the position of parenthood and not the personality. Yan ang babaulin natin pag-uwi. Ano pa? Kasi gusto natin pag tayo magulang na rin, anong gagawin din sa atin ng ating mga anak? Siyempre, respeto din. Ano? Yun din ang gusto natin. Kaya ngayon pa ipakita din natin sa kanila, sa ating mga magulang. Okay, sino po may tanong? Wala na? Opo. Or any, kahit hindi tanong, reaction, mo kung ano gusto mo share. Opo. Paano po kung ano, paano po kung sinasabi ng, ano pa, paano po kung sinasabi ng magulang mo na wag pong umalis. Pero kung mapilito po yung ano. Kasi po yung kapatid ng gano'n po eh. Pag sinasabihan ito kung nag-umalis, palagi po nagpipilit. Ano pong nandito? Ibig sabihin, nagsusuway. Papunta saan? Aalis papunta saan? Halimbawa po sa ano? Kasi meron namang magulang, may conflict kayo because of your faith. Halimbawa, katulad ngayon, ano, pupunta ka sa youth retreat. Pero dahil iba yung values ng parents mo, ayaw kang payagan. Iba yon. Kasi naman yung, ang values naman ng parents mo ay, sabi natin, spiritual naman, yung anak naman ay pupunta naman sa ibang bagay. Halimbawa, pag iba sa mga, sumama sa mga barkada, papunta sa kung saan, walang kabuluhang lakad. Ayun po kayong kapatid. Papunta saan? Oh. Ayun po kayong kapatid kung mahilig po kayo yun sa ano eh, na squatcha po ba kung ano. Okay. Kumisan po pag, paalam naman po kasi ay pag ano pa yun, nalampas pa sa oras. Okay. Pastor Franchi, baka may gusto kang isagot doon. Yun na, disobedience siya. Mm-hmm. Yan ang pagsulay sa magulang. Oo, kasi alam ninyo, meron kami, meron kakilala na lagano na, hindi siya matigilan ng magulang. Alam ninyo, one time, umuwi na lang siya sa bahay nila. Yung siguro na ano yun ng drugs, na overdose na drugs. Noong siya ay nagda-drug, na hindi, ibig sabihin na nasa siguro enough lang naman yung kanyang gamit. Parang okay lang, wala namang problema, na-uwi. Tapos nung na-overdose na po, sinuulo na, naglakad siya from doon sa isang baba punta doon sa bansari. Ilang kilometro, naglakad siya. Ang mga magulang niya may kaya. Imagine, imbis mag sumakay, naglakad. So doon, yun yung first na parang symptoms kung bakit siya sinabi na medyo nasiraan siya ng ulo. Ngayon, nung umano na siya, nung gano'n na, nasiraan siya ng ulo. Sino ngayon ang dumamay sa kanya? Nasaan ang mga barkada na nag-introduce sa kanya nung ganong drugs? Wala. Pero yung pagkalulong niya sa droga, yung lifetime ang consequence. Napakahirap kasi solo siyang anak, naging disobedient sa magulang. Ganun pa ang nangyari. Alam niyo, yung mga magulang niya patay na ngayon. Siya, yun ang adik, si Raulo, at meron siyang, nagkaroon siya ng asawa. Kung parang sapilitan na pag-asawa,
on the part of the sa babae, parang napilitan lang siya kasi nga kung hindi, masisira nga ng ulo yung lalaki. So kawawa yung kanyang kasawa, yung mga anak, kawawa. Eh kung naging obedient siya sa magulang niya, naging ganun kaya ang buhay niya. So time is up na daw according to our timer. So wala na ba kayong gusto may share? Wala, opo, tanong. Bakit po kung ang parents ko ay ginaniwala, hindi ka po yung makahiwala sa sabi, isipit lang niya, ini-insist yung alam niya. Hindi siya open-minded. Yun yung generation gap. Kasi akala niya, sa generation niya kasi ito yung tama. Pero sa generation ngayon, ito yung tama, accepted, na norm. Halimbawa, example ko sa inyo. Nung ako elementary, naturuan ako na ang zero pwede i-divide and i-multiply sa any number. Pero sa generation nyo ngayon, hindi na pwede yun. Ako kasi, kumbaga alam ko yun, yung change because I am in the educational system. Pero kung wala ako, syempre mag-argue kami ng anak ko. Ngayon, i-relate natin doon sa sinasabi mo. Dapat siguro, baka may instance sa buhay ninyo bilang mother and daughter na meron siyang gusto na mapatunayan mo na tama yung sinasabi mo on your part. Na hindi niya yung makita. Sasabihin mo, mama, ito kasi ang tama. Ay hindi niya na-prove sa sarili niya na yun talaga ang tama kasi hindi naman nakikita sa sarili mo. Para naiintindihan niyo ako? Kasi may mga magulang na talagang nakaala lang doon. Naka-frame lang, oh. Kung nakahawla lang yung kanyang kaalaman. Hindi naman natin sila pwede susigil. Kasi nga, kung limited nga lang yung kanilang iniisip. Pero, pag napatunayan ng magulang mo na totoo yung sinasabi mo according doon sa ginagawa mo, makukumbinsi sila. Okay ba? Ang sinabi mo? Meron po ako pa ng iba ang gulo ko na ako na ako sa sinasabi. Meron po siguro sa mga tao, there are things na minsan hindi po tayo pinag-aatiwalaan ng ating magulang. It's because meron po tayong past experiences na ganun po sinasabi tayo or parang nakagawa po tayo ng something po na mali. Ngayon, siyempre kapag sa isang tao, kapag nakagawa ka natin isang bagay na parang nawala na yung tiwala, napakahirap na po yung tiwala. Sa atin naman, bilang mga na parang hindi natin nakikita yung mga ganong instances. Kaya tayo pa rin yung isip, bakit kaya hindi ako mapagkatiwalaan ng mga magulang ko ganun? So, bilang mga anak, make sure din natin na dapat mapagkatiwalaan. Diba? Kasi once na yung trust po yung natin, eh kung ano po yun, makakasigurado ka na kung ano man yung sasabihin ay papaniwalaan ka na ngayon. Tama. Anak. Diba? Meron din naman pong isang instances, ma'am, na i-insist po tayo ng mga ganitong bagay. At the same time, dahil po sa ating kakulangan ng karanasan is parang hindi po natin nakikita yung lawak na karanasan na naranasan po natin. Like for example po, sabi ng magulang mo, dapat huwag kang pumunta sa mga ganitong lugar. Like for example, huwag kang pumunta sa iskuhan, huwag kang magbakala. Minsan nag-insist, ay ito naman si ganito, mabait naman to. Therefore, sa pag-insist natin, hindi tayo papanulaan, hindi tayo papayagan ng ating mga magulang. Dahil po sa sobrang kitid, pari din daw. Oo, kitid naman. Kitid ng ating pag-iisip natin kasi we are lack of experience pa. Correct. Even though yung ating mga magulang is yung kanilang educational attainment ay hindi sila nakapagtapos ng elementary. Pero in terms of experience, yeah. Rich sila. Rich po sila. Kaya masasabi ko po ma'am kasi in my past experience ko bilang kabataan, many times nung ngayon na naging advocate na ako, I try to evaluate everything na yung sinasabi namin mga magulang. And I found out that many times, nasa akin yung pagkakamali, wala sa kanilang part. Kasi ang hangarin lang din naman ng mga magulang is to make sure na ang kanilang mga anak ay maging safe, na maging secure. At saka yung decision na kanila kung kakaharap, napipilit is maging tama. Kasi sino ba namang magulang yung pipi, yung, di ba, yung hahayaan yung kanilang anak na mapahama o ganito. So yun po yung mga dalawang angles na parang nakikita ko rin, base po rin sa kanila. Thank you dun sa yung share. So wala na siguro tayong time. Nag-sobra na. So
So, kung meron pa kayong tanong, i-reserve na lang next meeting. Next meeting daw. Okay. Ano na next? Ano na po yung next? Next session naman? Small group na? Last na po ito. Last na ito? Yes. Last session. So, saan po mag-small group? Doon po lang sa video. Ah, okay. So, bago tayo lumabas, kilingan natin si Pastor Franche para sa ang Panginoon at sila pataramatan ng kapataan ito ng mga ito ng ito upang isang kanilang patuluan sa ito ng mga sa ito ng mga kailangan ng Espiritu at lumala sa mga magulang at medyo ito ang pagkakandaan sa tulungan ng mga kapataan ito ng mga kalaman at itong Thank you.